Good evening mga besh. I hope you're all doing well. Pasensya na sa ating tsaka face kasi besh. Buong araw nagbasa lang talaga ako ng libro. My God, ang sakit ng likod ko besh. Kaya andito ako sa aming treadmill. Ayan. Magjajag ako kasi ang sakit ng likod ko sa kakaupo. Oy, akong lubot. Baburaganig ka lang. Anong tawag? Nasampot na akong lubot sa kalingkod mga besh. Binasa og libro. Nalipong na ko. So, naglakad ako dito sa aming treadmill and then jog na din. But anyway, mamaya puputulan natin yung buhok ni Camila, no? Kasi she's naging na gusto niya talaga niyang short hair, pero hindi pa kaya ng power ko na talagang putulin yung buhok niya kasi yung gusto niya hanggang dito. Yung kukunin ko lang mga 10 cm, mga ganun lang siguro mga besh kasi. Yeah, hindi ko ma-feel na putulan yung buhok niya. But anyway, pasensya na sa ating chaka face, no? Buong araw lang talaga ako nasa bahay, wish wala pa akong ligo. Ito yung buhay ng estudyante kahit na weekend. Gawa pa rin assignment mga wish, mabuang na ako. Hapit ako mabuang sa school. Charot. Yeah. Ang daming babasahin as in mga full. Isang libro, tatlong libro as in full na reading. Hindi chapter by chapter mga wish, nabuang na ako. So bukas, continue naman ako ng pagbabasa tapos take note kasi may parang assignment na ipapasa sa Tuesday. So good luck na lang mga besh, no? Wala na tayong time mag vlog, charot. But anyway, pakita ko yung bago nating bag para naman ma-motivate tayong mag-aral, charot. Excuses, making excuses. But anyway, agoy, pasensya na. Ay, masyaka na dyan akong naungani. Wala na din siya. Tsaka na kong tsaka. But anyway, ito yung bago nating bag. This is LB croissant. Nicola croissant. Gagawa ako ng review nito mga besh. Ayan. Gustong-gusto ko siya mga besh. Para makapahinga naman yung ating belt bag. So ito yung gagamitin natin. So ayan yung bago kong bag mga besh. Ayan. Para naman ma-motivate tayong mag-aral, charot. But look at my table. Yung study table ko ang gulo, libro pa more. Ayan. Ay, Diyos ko, Lord. But anyway, yung vlog for today dito lang sa bahay. Walang gana. Pasensya na mga besh. Ito lang yung vlog ko para may update yung vlog ko mga besh, no? So, yun mga besh. Tsaka chay. Nasa bahay. Ginoo ko ay ligo ay. Ito yung study table ko. Meron akong jungle dyan. May dalawa akong halaman. Ayan. Itong isa o mataas na siya actually. Ayan. Mataas na siya. Ayan. Parang jungle yung aking study table. But I like it. Ang gulo lang table ko. Pasensya na mga besh. Tapos ang libro, ayan. Daming libro ngayon mga besh. So, okay, so wife makes herself ready to butcher her daughter's hair. We are talking about a major operation here. Instead of 1 meter of hair, she's now going to contend herself with 90 centimeters of hair. What? Look for yourself. Like this, darling? Yep, like that. Ooh, she's going to feel naked. Yee, and it cannot be undone without a lot of patience and a lot of glue. Yeah, thanks. Yee, she is going to hate it. Yeah, I know, it's a very short one. She hasn't had that shorts for, well, 8 or 9 years. Since she was born. I actually can't see a difference. We can put it back again. How? Glue and patience. You, Camilla, you can see back again. I can't. That's because it's on your back. Yeah, and you just want... you're saying that because you want... No, it's because I can't see a difference. What do you think? I don't think... Yes, I know. But do you think? No. We know that. You will see that on the
Det kommer bli inte rakt för du gör så, men om det är baksidan då blir det rakt. How about me? How much of this do you want to be for posterity? Just talk. Just talk. And the weather is nice and it's very dark outside. Yeah, it's so cold. Yeah. I think it's good. I told you that you feel cold now. She has taken so much. I think the length is perfect. I mean, length there that you behöver inte trimma, eller? Mm, yes, det är faktiskt perfekt. Ja, det är riktigt. Oh my god. Du måste känna dig mycket lättare nu. You feel much lighter now, right? That was a kilo of hair that was disappearing. I am not blind, you know. With that hair over the eyes, yes, you are. Dad! Take my hair. All right. Oh, you're gonna cut my... No, they were gonna show me... I knew it! So, here we are. In a way, may vlog ako na yung umiiyak ako talaga. As in, umiiyak ako kasi may sakit yung isa naming guinea pig, si Muffins. May sakit niya. May sakit niya kasi yung ewan ko kung matatawag mo ba yun siyang sakit. Yung teeth niya, yung mga teeth kasi nila tumataas constantly. So, dapat kumakain sila ng yung hay kasi matigas yun eh. Yung isa, I'm not sure kung isa o dalawa, yung isang ngipin niya is murag, instead na maganyan siya mga besh, maganyan, yung straight yung pagtubo, bumaliko siya mga besh, which is tendency, hindi siya nakakain. So, iyak ako ng iyak nung isang araw kasi parang wala na siyang pag-asa ba kasi nangayayat na talaga siya mga besh. And, ang tamlay niya. So, umiiyak na ako kasi nag-usap na kami ni Habi na dadalhin na siya sa ospital ng mga sa veterinarian. Hindi ko masabi sa English. Yung mga ospital lang, mga hayop, mga besh ba? Tapos, hindi na namin siya kukunin ulit. Bali, doon na siya. So, iyak ako ng iyak. But anyway, today, he feel much better. Kita ko siya mga besha. Ayan yung dalawa. Ayan siya. Here's Muffins, the one who is sick. Pero much better na siya. Kumakain siya. Actually, meron siyang gamot mga besh. Iniinom niya 3 times a day ko siyang binibigyan. And I observing him if he's eating. But and I think he's a bit better now kasi kumakain na siya. Hindi kagaya nung past days na grabe, hindi talaga siya kumakain kahit uminom ng tubig, hindi kasi nga masakit yung ipin niya mga besh. But now it seems na much better siya, hopefully magtuloy-tuloy na kasi baka tumubo na naman in a wrong way yung ipin niya. So hindi na namin siya masisave kasi sinabihan na kami ng doktor, ng vet, doktor ka dyan, ng vet na hindi pwede na kada buwan na lang anuhin yung ipin niya mga besh. So yan, we hopefully tumubo ng maayos para hindi siya mawala sa amin mga besh. So ayan ang mga boys ko. Here's Fluffy is completely fine. Muffins is a bit sick and hopefully tuloy-tuloy na yung pagaling ng pag-straight ng ipin niya mga besh. And here's Camila. How is the hair? What do you think about your hair? I think it's okay, but we're gonna cut it shorter about like 2 weeks. About 2 weeks. You wish. But that's it. But yeah, it's been a good day with my hair. How was your day today? Good, actually, because... But it was like this because I had swimming today and we stressed swimming and we stressed. I was gonna eat chicken nuggets, but we're gonna cook it and it took a long time. So my dad said you gotta eat very fast now because it's so full water. Yep, exactly. But so. That was all today and I hope you guys. What did you say?
Would you like to close the vlog though? Yeah. Okay. What do I usually say? Thank you for watching. All right. Thank you for watching this video. Don't forget to like and subscribe. See you next time. Bye bye.